So gumagamit kami ng Biblia, pero nabasa ko yung mga nandoon sa Biblia ay taliwas sa mga nakita ko sa aming iglesia. Tulad ng huwag magsamba sa mga Diyos-Diyosan, pero mayroon kami mga ribulto. So mayroon akong agam-agam. Kaya mula noon hanggang ako'y lumaki, lumaon, pag-asawa, hinahanap po talaga kung ano ang totoong iglesia na dapat aniban. Ay galing sa pamilya ng saradong Katoliko. Ay ang buong pamilya namin tagalinis ng kapilya at mang-aawit din kami at ang tatay ko ay siyang tutugtog ng baho. Tulad niya, dati din akong Katoliko. Pero meron akong agam-agam dahil meron kaming subject sa isang Catholic school na religion at saka church history. So gumagamit kami ng Biblia, pero nabasa ko yung mga nandoon sa Biblia, ay taliwas sa mga nakita ko sa aming iglesia. Tulad ng huwag magsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya mayroon kaming mga ribulto. Ang ostia naman, minibigay ng pare sa mga parokyano ay sinusubo sa bibig. Pero sa Kristo ng maghapunan, huling hapunan, hindi naman sinusubo sa bibig ng mga apostolis. So mayroon akong agam-agam. Kaya mula noon hanggang ako'y lumaki, lumaon, pag-asawa, hinahanap po talaga kung ano ang totoong iglesia na dapat aniban. Taong 2012, ay narinig ko, nang binuksan kong TV, narinig ko itong programa ng Dating Daan. At narinig ko itong si Eli Soriano. Una kong tingin, sino taong ito? Magsalita, parang sure na sure. Ika muna, hindi ko muna akong maniniwala sa taong ito. Makinig muna ako, titingnan ko muna ito. So, every day, makinig ako kay Eli Soriano. Habang nagsasalita siya, sinundan ko siya sa Bibliyang Katoliko kasi iyon lang ang meron kami. Nung sinasabi niya, totoo. Ibang hindi ito tinuro sa amin. Mamula ang elementary hanggang high school, meron kaming subject na religion na mga katikista namin sa mga guro. Hindi ito tinuro. Baka ito lang totoo. Nagbaka sakali nga ako kasi hindi ko pa kilala ito si Eli Soriano. First time ko pang narinig. Lumaon ng lumaon, tinawag ko ng pansin ng misis ko. Mer, halika. Makinig tayo sa taong ito. So, yun. Nagsimula na kami makinig regularly. Pagkatapos, mangiyak-iyak siya. Boy, baka ito na ang sagot ng mga tanong natin kung ano ang tunay na relihiyon. So, one time, pumunta kami on purpose sa Butuan, sakay kami ng tricycle. Din nagtanong kami sa driver. Saan itong MCGI? Itong Dating Daan. Hatid mo kami. Inakyaw namin. So, napunta kami doon. Sinalubong kami ng mga youth. Tapos hindi kami tinanggap. Sinabi nila, tatawagin muna namin yung aming magagawa. Kaya lumabas yung magagawa, tapos tanong niya, Anong kailangan? Bro, dito pala ang Dating Daan? Yes, ano pong pakay? Hindi namin alam, mayroon palang nangyari between sa MCGI at saka yung rival na iglesia din, yung isa. Kaya parang ang dating lang, stricto. Naintindihan din naman namin. So, anong pakay nyo? Ay, gusto po sana namin makinig ng Bible Exposition. Sige po, hindi po sinabi ka agad, tara po. Ayun, nagsimula na. Usapan namin, pinatuloy kami. Yun na, nagsimula. Nagpa-doktrina kami. Ang buong doktrina, doon kami nag-attend sa napakaliit na structure, doon malapit sa ilog. Then, pagkatapos sa doktrina, nagpa-bautismo kami sa MCGI. Nang maadim na kami, sabihin nating parang negative reaction, hindi mula nagmula sa labas, kundi mismo sa loob ng pamilya namin. Kasi itong panganay naming anak, itong nurse namin, parang negative ang dating para sa kanya yung palagi kami nakikinig. Dating Daan, parang hindi niya matanggap. Kaya minsan, sinabi niya. Sure na ba kayo dyan? Oo naman, anak.
Yun ang ganyang remark. So, nung masabi niya yun, so, ang pick up namin. Parang hindi papayayatan ang anak natin. Okay lang. Hanggang na tayo. So, ang sagot namin, anak, makinig ka lang. Magmasid ka lang. Tingnan mo naman ang epekto ng bagong iglesia ito sa buhay namin. Kaya unti-unti, nakikinig pala siya hanggang natanggap niya. Kaya ngayon, yung panganay namin very active na sa ating iglesia. Si Narcia, kasama siya sa mga activity ng ating iglesia. Pero yung lalaki, wala. Siya lang. Pero ganun din, in the end, natanggap niya heartedly. Naintindihan niya ng lubos. Sa aming mga minamahal na kapatid sa iglesia, sa buong mundo, na ipagpatuloy natin ang pagiging mananampalataya sa iglesia ng Diyos. Ako po si Sis Merlinda Mori. At ako po naman si Brad Florante Mori. At ito ang istorya ng aming pananampalataya. Salamat sa Diyos!